headset na ako rin, nakawakan ko. Ayan, ayan. Hello, good evening. Andito na naman si Lenny. Ayan, podcast natin tonight is about, ang topic natin ngayon is masaya ba ang childhood mo? Yung unang sa kabataan natin. Ayan, fourth may ano tayo, may special guest na tayo tonight. Ayan po. Andito si Gina Dumagas Tariktikan. Ayan, sulit ko talaga itong follower, guys. Kaya napaka-grateful ko talaga. Ang ambay talaga niya. Parang lagi talagang kahit walang kapalit, talagang nandyan siya. Basta online lang yan siya. Ayan. So, hello Gina. Kumusta? Hello, Dan. Okay lang naman. Good evening dyan. Good morning dito sa Pilipinas. Yan, anong oras sa atin? 8:13 a.m. Ah, umaga, no? Umaga. Umaga. Ayan, magandang umaga din sa Pilipinas at syempre sa buong mundo. Ayan, especially sa OFW natin, mga kababayan. Ayan, guys. Ayan, so, tanungin natin si Gina. Kumusta naman yung childhood mo, Gina? Yung bataan natin ba? Yung kabataan ko noon, ma'am, okay lang naman yun. Mas maganda nga noon. Kasi noon, pwede kang magtinda, kung ano-ano. Ako, kwan naman ako noon, ma'am. Alaga ako sa lola ko. Kung saan-saan siya pupunta. Kung kwan. Talagang pumupunta ako kung saan-saan pumupunta. Mamimtas ng mga papaya, saluyot. Ganun noon, ma'am. Kaya maganda ang childhood noon sa kabataan natin. Kaya yun. Ano, oo. Ako din na remember ko na yung mag-igib tayo ng tubig sa sandayong. Alam mo yung sandayong? Oo. Tapos yung... Ano lang mo? Pag-ani. Ganun. Mag-ani ng palay. Oo. Palay yan. Mga hag. Alam mo ibang yung mga hag? Alam mo yung mga hag? Yung tao dyan. Hag daw. Ayan. Hag daw sa ato. Oo. Diba? Tapos mga baki. Paligyan ang baki. Oo. Ganun ka lang siya. Ganun, maganda talaga. Tapos mga bundilya. Kaya nga yun yung natin, ma'am. Maganda talaga sa una, ma'am. So, yung mga laro natin is my jackstone. Ayan, guys. So, saan ka ba nang lumaki, Gina? Saan ka lumaki? Sa Urdaneta, ma'am. Urdaneta, Pangasinan. Pangasinan ka talaga lumaki? Saan may halong Kabisaya? Hindi, nakapunta lang ako sa Mindanao, ma'am. Oh, I see. Oo, so ako naman is sa Tugnang Mindanao, syempre. Batang Mindanao, re. Batang Mindanao. Ayan. Oo, sa amin naman is, yung tatay ko naman is galing Cebu. Tapos yung lola ko talaga is, yung kalula-lulahan natin, yung lola ko is galing naman sa Bohol. So, Bohol. Ano, hanggang ngayon, yung lula ko is yung may tuno pa rin yung pagka-Bohol niya. Bulhana. Bulhana. Ayan, guys. Ayan. So, balikan natin yung childhood natin. Parang ang saya, nasa bahay pugo lang kami nakatira. Oo. Tapos, oo, yan. Diyan lang kami nakahiga sa sahig na kawayan, tapos may dingding na oo, di ba? Ang saya. Kahit ano pa sa sama-sama, kahit walang ulam, di ba? Oo. Ayan. Tapos ang tapi pa natin yung buga-baga, yung bigas, yung... Oo. Totoo yan, guys. Ayan. So, may natutunan kayo tonight kasi yung mga ang sa panahon ngayon is ang mga bata compares ngayon. Anong masasabi mo dyan, Gina? Ang bata ngayon, dam, kuan, mas makuan tayo noon sa una. Kasi ngayon, kung puka-gadget mo talaga, hindi mo na mautosan. Talaga, number one, mas maganda sa una. Oo, no, hindi mo talaga sila mautosan. Tayo noon, nautosan. Nandyan lang naka ano, especially pag may mga gadgets na, ay nako, nakatutok lang dati tayo, 'di ba? Tayo ang mag-igib, tayo ang mag-ano ng baboy, magpakain ng baboy, 'di ba? Manok. Kailangan kuha ng kangkong para sa baboy. Diba? Wait lang, wala na. Hindi mo na matutusan ngayon ng mga bata kung paka noon. At saka wala na
exercise, di ba? Iba talaga kung tayo mag-jackson, mag-ano yung ano, Chinese character, yung mga laro dati, di ba? Yung tumbang piso. Oo, pero ngayon, kulang, parang kulang yung energy ba nila, no? When they start to exercise it, no? Oo, guys. Kaya yun, sana maibalik na yung ano, kasi totally, ngayon, ang panahon is talagang puro na gadgets, no? Technology na, high-tech na. Amat ng mga bata. Guys, oo. Tapos, pa, noon lang, pagagaling natin sa school, mag-igib pa tayo bago makapaglaro. Noon tayo. Ngayon, wala na. Wala na. Pag umaga, sa umaga, umaga mo, pagkagising, magsaing ng ano, kanin, tapos magluto ng pagkaon mo. Tapos, ayun, maglampaso, maliko. Yan naman, di ba? Yung mga, o sana, sana ganun. mas gusto mo yun, di ba, Gina? Kung ikaw pa pipiliin. O, mas gusto ko yun, ma'am. Ay, mas healthy pa. Mas healthy, totoo. Hindi ka madali magkasakit, no? Tingnan mo yung mga matatanda sa atin, di ba? Ang haba ng buhay kasi ang kinain nito. 101 siya namatay. Oo. Oh. Wow. Diyos ko, 101? Oo. Wala ba siyang dimensya? Hindi ba siya nagka-dimensya? Wala. Wala na. Pinakamatay yung matanda na lang siya kaya namatay. Oo, oh, matanda. Pero ano siya? Kasi tulog ko lang niya. Ano? Kukugulay. Kukugulay ang mga ulap. Puro gulay. Oo, totoo. Grabe, no? 100, ano? 101? Oh my gosh. Bira na yung mga edad. Ganyan, di ba? Bira na? 16 yung namatay. So, tubong ano ka talaga, Pangasinan? So, ano ang pinakagusto mo sa probinsya mo? Yung sariwang hangin, ma'am, hindi kagaya sa Manila, mausok. Ito, okay lang naman. Walang problema. Kaya nga, no, you know, mas maganda talaga sa probinsya kasi healthy ang hangin. Diba? Saka makaming gulay. About your parents, kumusta naman yung pagpalaki sa iyo? Okay lang naman daw, mabait sila, makakontin sila sa akin. Hindi naman na. Kung pinapalo naman ako nila noon, kuwan naman yon. Yung pag-guide naman nila sa akin, ganun, para makapag-aral. Diba, dam? Ganun naman sa una. Diba? Para... Pero bawal man yan ngayon na, yung palo-palo na. Bawal na ngayon. Hindi ka na mapalo kasi ano, mapulis ka. Ganyan din dito. Parang may maingay dyan sa likod. Ah. Doon sa kalsada dyan. Nakatiyan si Manggood ko kaya dali lang malubat ang punit ko. Yeah. So, yung parents mo, okay lang ang pagkakalaki nila, yung parang, yung talagang pantay, nanay. Pantay. Ilan kayo magkakapatid? 6 dam. Wow, marami pa. Marami kami. Sa... Ilan ang babae? 5. The only isa lang lalaki. Wow. Ako naman, ako lang ang babae. Ako yung lalaki. May bali, ano, kami, pito kami, namatay yung dalawa. Puro babae. Ay, so, namatay din dalawa sa akin. Dalawa din ang namatay na kapatid ko. Oo, namatay sila. Ano, malaki na daw yun? Oo, kasi sa atin. Kasi, mga ano ba, yung sa atin. Iba yung, hindi talagang doktor agad. May mga sinasabi pa yung mga, ano, ay, okay lang yan, okay lang yan. Yun daw ang nangyari doon. So, ako naman is, yung nanay ko naman is, nag-abroad nung maliit pa kami. Nag-abroad siya. Ayan, nag-Audi yan siya. Nakulong nga yung nanay ko sa ano eh, sa Saudi. Kasi pinag-anohan siya na nag-knockout daw. Tapos sinuntok mo siya dito. Remember? Sinuntok siya yung sing-sing ng amo niya. Talagang dito sinuntok daw siya. Tapos oo, maraming ano. Yung hanga naman ako sa nanay ko kasi napaka, ano ba, matapang. Kasi siyempre, inong panahon na yun, parang talagang mahirap talaga mag-abroad, di ba? Kasi siyempre wala siyang natapos. Elementary lang yung natapos, kaya
Mm-mm. Tapos yun nga lang, oo, tapos ako naman ay tumira ako sa lula ko. Lumaki talaga ako sa lula kasi maliit pa kami nung umalis siya eh. Oo. Tapos, yung mga kapatid ko andun sa bukit, at minsan sa lula ko. Mahirap yung buhay ko na hindi mo makasama yung pamilya mo talaga buo, na magkasama kayo sa pagkain. Yung, di ba, ang sarap ng ganun. Kaya yun talaga ang dream ko talaga na one day magkasama-sama lahat. Oo, kaya yun. Pero life goes on. Uminigit naman siya na kulong lang sa Saudi. Lisod ba yung angkwan ni Mother Madam, no? Oo, lisod ay. Oo, mga siguro, mga 6 months din siya doon, 8 months. Kasi ang daming doong kulong kasi nung kasagsagan nung time na yun, hindi masyadong stricto yung agency sa atin. Yung hinayaan lang sila kung ano mangyari, diba? Parang ganun. So, bali, ang daming mga Pilipina doon na binuntis na mga amo, doon na nanganak sa kulungan. Oo, ganun. Ang mga anak talaga, makita mo sa picture, may mga lahi talagang Arabo. Oo, malupit sila talaga. At saka diba, nire-reflect sa mga ganun. Oo. So, ang hirap kaya, swerte talaga ang punta ka ng abroad at mabait yung amo mo. Yung amo ko sa Hong Kong, una kong amo, alam mo Gina, yung una kong amo, 6 sila. Tapos may bata, may matanda. Yung mga amo ko is may mga matanda na. Diyos ko, ang lupit. Ang lupit. Kasi yung pinapakain sa akin, yung mga sobra nila, yung talagang, mag-steam kami ng isda. Yung ang liit-liit lang ibigay sa'yo, tapos yung rice. Tapos yung time pa talaga na, tapos ko yun, pinababa ako na mga alas 4, alas 2 yata yun ang gabi, para lang linisan yung ano nila, yung sasakyan. Tapos nung nagkasakit ako na hindi ako makalakad talaga sa sobrang sakit, gastritis ba? Talagang pinapatakbo pa ako para lang daw makita niya na may sakit ba ako o wala. Ano ganun? Oo. Grabe. Oo, tapos yung talagang nasobrahan na talaga sila na nag, alam mo yung nagpiano, yung alikabok igaganyan niya, yung paiganyan niya. Tapos pag may alikabok yun, pagalitan ka nang wala sa oras, may alikabok. Eh syempre, hindi lang yan ang trabaho mo, di ba? O kaya, pag OFW ka talaga ay talagang mahirap guys, mahirap talaga. Swerte lang yung mga amo na mabait. Tapos yun, nag-away na kami, tapos yun, tinerminate ako, tapos, ay, gabi pa ako tinerminate, di ko alam kung saan ako pupunta. Oo, wala akong kumag-anak sa Hong Kong. Buti na lang, may isang kung babae na sabi, upunta ka doon sa simbahan. Doon ako natulog sa simbahan. Ito din ba ikaw dam yung cellphone mo sa ibang bansa, no? Oo, mahirap. Kaya, pag sa OFW talaga, mga OFW talagang, feel ko talaga sila yan. Saludo tayo sa mga OFW. Like you dam kay Juan. Saludo ako sa iyo, kay grabe naman ang amo mo noon dam, no? Ay, grabe sila. Kung hindi ka talaga makaupo, hindi ka maupo, tapos yung bubungangaan ka na, yung matanda na kagising lang niya, tapos bungangaan ka niya, tapos ilapit pa niya yung bunganga niya. So, wala pa siyang ano nga, hilabo. So ano, basta lang, pagalitan ka lang wala sa oras. So sabi ko, talagang pumayat ako doon. Kasi ano, yung sobra pa, parang hindi first time ko na ganun yun ka, itrato. Para kami hindi tao, pag makatihis ka lang sabihin, oh, mas, sa tingin mo, mas mayaman ka sa akin, ganyanin ka. Oo, parang ang napakalo sa tingin niya sa iyo ba, yung parang ganun. So anyway, that's a part of life, ano? Kaya nga, tapos, ano ang pinaka, na remember mo na yung pinaka the best sa childhood mo? Pinaka the best yung childhood ko lang yung sama-sama ako sa lola ko kung saan magbalik niya. Yun naman ang gustong-gusto ko, yung manguli ng mga palaka. Yun ang gustong-gusto ko noon, yung kwan ko. Hindi naman ako kwan noon, basta may maulam, mga
makuan kung saan yung lola ko. Saan tayo, lola? Magbaligya tayo, ganito, ganito. Sama ako, ganun naman ang gusto-gusto ko. Sumama, kasi may pagkain siyang mabibili, gaya yung papakais ba yun? Yun ang kuan ko noon. Kaya, kung gusto ko yung sumama sa lola ko, kung kahit saan, pag-inda, mahilig naman yung lola. Di ba noon, dam, simpleng kuan lang, masaya ka na, hindi ka gaya ngayon na kuan? Mas maganda talaga noon. Totoo yan, oo. Oo, yung ano ang sa ano mo sa buhay mo, ano ang hindi mo malimutan na yung napahiya ka, yung pinaka embarrass ba, yung parang talagang nakakahiya na naranasan mo nung kwandam, nung bata pa ako, dam. Oo. Kahit ano, kahit kahit anong edad. Yung kuan, yung dalaga, okay, yung pinagalitan nila ako, na talagang grabe yung pinagalitan ako, napahiya ako, maraming tao, maraming mga tito ko noon. Kasi nga yung, di ba, oso yung sayaw-sayaw. Yun, ayaw nila akong payagan, di ba, tatakas yung dam sa bintana. Wow. Yun. Yon, maraming tao. Pumunta sila sa sayawan yon, napagalitan ako. Yan pa. Sayo pa mo, disco mo. Mailing. Nakakahiya na. Ako naman yung parang, yung nagpunta ako sa market, tapos yung damit ko, dito may tubig. Parang drink ba? Na-open lahat, sabi ko, ay, Diyos ko, sino tumulong sa akin? Parang, di mo alam kung anong gagawin mo. Kasi, di ba, pag nag-ganyan na, gano'n na lang akong pabago. Yun nga, so, so, I think, yun lang siguro. Ano pang ma-share mo at ma-advise mo sa mga kabataan ngayon, Gina? Yung may share ko, Dam, may kabataan ngayon. Kasi mga kabataan ngayon, masyad. Ang advice ko lang sa kanila, hindi ko nakita sa camera. Ayan, 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 ganyan. Ayan, ganyan. Kasi itong si, nakatotok yung charge ako daw eh. 17% na lang ako eh. Sige lang, malapit. Ang problema nito eh. Na 2 minutes. Ang measure ko lang, kuan yung ano yun, yung sana pag inuutusan, nandyan na sila agad-agad, hindi wait lang, kukuwit lang yung kabataan natin noon, mas maganda talaga ang mga kabataan natin noon. Pag ngayon yung mga bata, wait lang ma, wala na talaga mautusan. Oo, yun. Dapat babalik yung ganun na yung dati. Kaya lang, hindi na may babalik. Oo. Na eh. Ano na tayo ngayon? Mid ano na, yung puro na technology. Kulang na lang, may mga tao na sigong robot na makasabay natin, ano. Oo lang. So, yun nga. So, ano pa? Ano pang ma-share mo? Ma-share ko daw, yun lang. Kung ma-share muna. Kaya sa mga para sa mga kabataan ngayon talaga is maganda yung talagang may respeto ka sa parents mo kasi dati kasi yun pa ang una daw respeto talaga ngayon mga bata kasi wala nang respeto hindi na gaano si dati mabastos magalak kasi amin sa dati ngayon wala na oo kasi dati ano kahit yung pag may matulog yung lula ko, dapat naka, ano ka talaga, yung, ano tawag nito? Yung nakakinto ba? Natawag niya? Parang talagang, yung, oo, huwag kang ano, magawa ng noise talaga, yung parang gano'n, no? Yung tahimik pa lang, basta matulog tahimik na. Oo, yan ang respeto talaga, may respeto. Yan ang maganda sa ating mga Pilipino, di ba? Kasi talagang, lalo na pag, lumalaki tayo sa probinsya, ganyan kasi ang ano eh, dapat mag-respeto ka sa mga magulang mo, sa kapatid mo ng ano, di ba? Pero, lalo as in, iba na talaga ngayon, pag kung talagang pag-aawayan, iba talaga ngayon ang mundo dam, kahit anong kukubastos ng mga tao ngayon, di kagaya dati noon. Ay, dito din.
kung sa atin hindi masyado lang dito ang mga bata ay sobra. Doon sa pub, masabi mo talaga na wala talaga silang respeto. Although naman yung iba, may mga yung mga nanay talaga na mga educated ba yun? Na talagang may pinag-aralan siguro. May respeto yung mga bata na yun. Pero yung talagang doon na kasalamuha ako, masabi mo talaga din na Diyos ko, ano ba itong mga bata na ito? Walang karespeto, walang modo. Ay Diyos ko, parang sus, yung anak ko lang ko. Pero iba na talaga ngayon eh. Yung mga bastos, walang, hindi nila, pag makita nila na ano, ibubuli nila. Oo, mga bully. O daw, number one yata ang Loki ang bully, di ba dam? United Kingdom ang number one sa bully. Oo, totoo yan. Oo, marami yan dito. Kaya yan din ang kinakatukotan ko sa anak ko na mabully siya sa school ba? Kasi although maano, although siguro maano yun siya, makaya niya, pero masakit eh. Dapat wala talagang bully eh. Yung nanay ko nabully din dito eh. O yung anak ko dam, nabully na niyan yung anak ko. Ayaw nang mag-aakal noon. Kasi binuli na niya. Kasi matagalaki. Ngayon payat na siya. Kasi anana? Graduate din eh. Matabayan dati yung anak ko, nabully na yan. Hindi na yan ayaw nang pumasok noon. Yun lang number one naman ng anak. Di ba masakit sa ating mga nanay na tayo trying hard na magbigay yung kasayahan ng ating anak. Di ba? Tapos ganyanin lang sa ibang bata. Kasi yung nanay walang respeto din at saka wala din mudo, nagaya din yung anak. Di ba? Ganun, di ba? Ganun lang yun eh. Sa ano yun eh, sa attitude mo eh. Kung ano yung nakikita nila, yun din ang anak. Di ba? Oo lang. Alright guys, so thank you so much. Naka 25 minutes tayo tonight. Ayan. At magpasalamat tayo kay Gina. Ayan, palakpakan natin si Gina. At ito yung pangatlong podcast natin. At sana follow nyo yung podcast ko. Kasi first time ko, talagang gustong-gusto ko yung mag-podcast. Kasi parang talagang matutukan mo yung story ng bawat isa pa. Yung, hindi ko naman alam yung bakay. Ma, mag-download ka pa yung sinasabi ni Dam Bisdak, sabi ng anak ko. O sige, download mo yung podcast. Di ko naman alam kahapon yun, kaya dinownload niya. Oo. Pero marami ang nag-podcast sa atin, yung mga radio. Makita mo, pag i-search mo yung mga radio, nandun sila halos lahat. Sabi ko, marami din yung si, sino yan, si Barreto? Yung anak ni, ano ba sa si Barreto yan? Danny Barreto? Ah, si Bakito, oo. Napupodcast din yan. At saka si dami, ang dami palang mga Pilipino na napupodcast. Pero hindi siya common sa atin kasi. Pero talagang nagugustuhan ko siya kahit wala akong kita. Pero talagang na ano mo, pareho nito, nagkakausap tayo. As in, di ba? Di ba, ang sarap ng feeling na may makausap ka, nakakawala ng stress, nakaka-ano tayo. Basta na stay positive lang tayo, lagi lang tayong may tuwala. Basta yung program, okay lang ako. Ano? Walang problema pag ganitong oras, umaga sa Pilipinas. So, pag ganitong oras, walang problema sa akin. That's good. Sana i-edit ko muna to tapos ilagay ko doon tapos pakinggan na. Kasi i-edit ko lang din ko to ng music tapos i-edit ko siya. So, yun lang Gina. Saka keep in touch ha. Okay, thank you. Sa'yo. Thank bye you bye. Din. Bye.